Isang araw, dumating ang professor nila Miss De La Cuesta sa klase. Walang kaalam-alam ang mga estudyante ni Attorney Maralit na magkakaroon ng graded dissertation yung araw na iyon. Pagpasok ni Sir Maralit ay bigla niya sinabi na we have a recitation for today. Remember yung last activity na pinapagawa ko sa inyo? Yung tungkol sa hero na napili ninyo. So class, ang gagawin natin ngayon ay aalamin natin kung bakit sa tingin nyo ay pasok sa kriteriya ang napili nyong hero. Okay class, please get ready. Halos kakabakaba ang lahat ng estudyante ni Sir Maralit. Lumipas ang ilang minuto at biglang natawag si De La Cuesta. At nagsimula na nga magtanong ang kanilang prop kay De La Cuesta. Miss De La Cuesta, do you think Graciano Lopez Haina is one of the heroes who have a concept of nation and thereafter aspire and struggle for the nation's freedom? For me? Yeah, sure. Him is sure he is one of the people who have instigated the revolution, while his literary work has also been an orator. Is Haina can be a hero who define and contribute to a system or life of freedom and order for a nation? Of course, Mrs. Douglas Haina is one of the people who lives inspiration in looking at the movement with the help of his speeches that encourage Filipino people to demand a change. Lopez Haina is a hero who contributes to the quality of life and destiny of a nation. Yes, Douglas Haina is one of the people who spread his great own life for the sake of our country. He is also the first Filipino organizer who tried and request freedom of the Philippines from this point, which is only right for the stories that have gone into his life that is taking place in lately. Would you believe that Graciano Lopez Haina is a hero who part of the people's expression? Yes, Graciano Lopez Haina is part of the society in Iloilo City, where we can see how they reference Haina as a hero with his effort to separate it. There is a holiday called Haina Day to appreciate the heroic deeds that Lopez Haina did for our country. Isi Lopez Haina is one of the hero kings of the future, especially the future generation. Yes, po. We all know that Lopez Haina is from Cardinal of Jose Rizal and Marcelo H. Aquinar. So, Lopez Haina is one of the author of La Solidaridad that has a very important part in the local Latin movement that helped initiate the Philippine Revolution. So, I can say that Haina really thinks about the nature of our country. Through his words, we can see how he got into our country so much. The choice of a hero involves not only the recounting of an episode or events in history, but of the enterprises that made this particular person a hero. In your chosen hero, do you think your hero is suited in this criteria? I can say that Lopez Haina is a person who knows that do something for himself. Because based on what I see and what I read in our discussion books, Lopez Haina has a great entrepreneurship in our country. He is one of the persons who threatened to score his own life for the Filipinos. Even though he came from the poor family, it's not to have a hindrance in knowing he will witness for the freedom of our country with the help of his work and as an orator. Good job, De La Cuesta. Before we end our class, I have a short video to present para maipakilala sa inyo kung sino nga ba si Graciano Lopez Haina. Si Graciano Lopez Haina ay isang Pilipinong manunulat, revolusyonaryo at pambansang bayani mula sa lalawigan ng Iloilo na nakilala sa kanyang pahayagang La Solidaridad. Nakilala rin siya sa kanyang abdang Fray Botot na nangangahulugang bundat na paring Espanyol. Siya ay ipinanganak sa Haro, Iloilo noong December 18, 1856 ni na Placido Lopez at Maria Jacobe. Sa gulang na 6 na taon, personal na tinuruan ni Padre Francisco Jaime si Graciano. Nag-aral siya sa Seminaryo de San Vicente Ferrer kung saan tinanghal siya bilang pinakamahusay na estudyante sa teolohiya. Labag sa nais ng ina, hangad ni Graciano na maging manggagamot.
sa kakulangan ng salaping itutustos, napilitan siyang mag-apprentice sa San Juan de Dios Hospital. Sa pagbabalik niya sa lalawigan, kahit bawal, ay nanggagamot siya ng mga iba't ibang sakit ng mga kababayan. Sa pakikisalamuhan niya sa mga maralitang kababayan, napuna niya ang labis na pangapi ng mga praile sa mga Pilipino. Dahil dito, maganap ang 1874, sa edad na 18 taong gulang, ay isinulat niya ang komentaryong Fray Botod na naglalarawan sa masasamang pag-uugali ng mga paring Espanyol. Ang nasabing mga artikulo ang dahilan kung bakit hinanap siya ng mga otoridad upang ipakulong. Naging mabiling-mabili ang mga kritisismo ng propagandista na napublika sa mga diaryo Los Dos Mundos, El Liberal, El Progreso, Bandera Social, La Publicidad, El Pueblo Soberano, at El Diluvio. Sinikap din ni Graciano ang makasulat ng mga artikulo sa ekonomiya sa mga pahayagang España and Filipinas, Revista del Círculo Hispano-Filipino, at Revista de la Cámara de Comercio de España. Naging aktibong miyembro din siya ng Círculo Hispano-Filipino na isang organisasyon ng mga Pilipino kasama ang mga Espanyol na sumisimpatya sa ipinaglalaban ng mga propagandista. Noong February 15, 1889, inilunsan niya sa Barcelona ang pahayagang La Solidaridad na ang layunin ay ilantad ang kamalian ng pamahalaang Espanya at itaguyod ang reforma para sa Pilipinas. Ginamit na sandata ni López Hayna ang kanyang panulat upang ipaglaban ang makatao at makatarungang karapatan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Hindi kalaunay, nanghina ang kanyang pangangatawan at maganap ang January 20, 1896 ay namatay sa sakit na tuberculosis. Pagpapatunay lamang ito na may mga propagandistang Pilipinong naninindigan sa ikalalaya ng sambayanan. At nang matapos ang klase ni De La Cuesta kay Attorney Maralit ay masaya silang umuwi ng Mayngiti sapagkat madami silang natutunan ngayong araw. At yan na nga po nagtatapos ang aking munting kwento. Salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay madami kayong natutunan.